Ako si Albert. Pauwi na sana ako galing sa school. Nang maalala ko na mansari nga pala namin ngayon. Nang girlfriend ko na si Micah. Tangina. Kaya pala parang wala siya sa mood kanina kapag kinakausap ko siya. Dahil nakalimutan kong batiin siya. At wala pa akong nabigay na regalo ngayong araw. Pambihira. Nakakainis. Bakit ba kasi kailangan ko pang makalimutan na mansari pala namin ngayon? Hindi ko tuloy alam kung paano ako babawi sa kanya. Buisit. Kailangan magawan ko to agad ng paraan para hindi na kami mag-away pa na dalawa. 3 PM pa lang naman. Kakatapos lang ng klase namin. Mahaba-haba pa ang oras ko para makapag-isip ng sorpresa para sa kanya ngayong araw. Ano kayang maganda? Naupo muna ako sa labas ng tindahan na nasa tapat lang ng eskwelahan namin. Naghintay ako ng halos isang oras doon pero hindi ko siya nakitang lumabas. Nako naman. Hindi kaya nauna na siyang lumabas sa akin? Ewan. Hindi kasi niya ako tinext at tinawagan man lang. Wala tuloy akong ideya kung nasaan na siya ngayon. Huli ko siyang nakausap sa kantin kanina. Matapos yun ay hindi na kami nagkita. Ang akala ko nga ay aabangan niya ako dito sa tindahan pagka-uwian pero wala naman siya. Naisip ko na baka huli silang pinalabas pero wala rin siya. Nasaan na kaya siya? Sigurado akong galit talaga siya dahil mukhang iniiwasan niya ako. Hindi ko tuloy mapigilang mapasimangot habang tinitignan ang mga huling pag-uusap namin sa text. Naghintay pa ako ng kalahating oras. At nang hindi ko pa rin siya nakita, ay nagdesisyon na akong umalis na. Dumiretso ako sa milk tea shop kung saan siya madalas tumambay kasama ng best friend niya, na si Ayla. Akala ko nandun siya pero wala. Si Ayla lang ang nakita ko. Nang tanungin ko naman siya kung nakita ba niya ang girlfriend ko, ang sabi naman niya ay baka nasa mall daw ito. Nang marinig ko yun, umalis ako agad. Pumunta ako ng mall at doon ko siya hinanap. Pinuntahan ko ang mga posibleng tambayan niya. Food court, National Bookstore, arcade at kung saan-saan pa. Pero hindi ko pa rin siya makita. Hindi ko napigilang maluha dahil hindi ko siya mahanap. Napayuko ako habang umiiyak. Ilang sandali pa, isang pares ng sapatos ang nakita ko sa harap ko na labis kong ipinagtaka. Pagtaas ko ng tingin, napangiti ako ng malapad nang makita ang girlfriend ko na nakangiti sa akin. May hawak siyang 2 tiket sa sinihan at gusto niyang manood kami. Hindi ko napigilang maluha at mayakap siya. Nagsorry ako agad dahil nakalimutan ko na mansari naming dalawa. Ngumiti lang siya sa akin at pinuntahan na namin ang sinihan kung saan niya binili ang mga tiket. Nakarating kami sa 4th floor kung saan naroon ang sinihan. Ang nakapagtataka, bakit ko konti lang ang tao dito at bakit puro sinihan lang ang aming nakikita? Magtatanong pa sana ako pero hindi ko alam kung sino ang dapat nakausapin. Kaya hindi ko na lang yun pinansin at pumasok kami agad ng sinihan para manood ng palabas na gusto niyang panoorin. Pagpasok namin sa loob, walang katao-tao. Kaming 2 pa lang ang nandito at hindi ko sigurado kung may iba pa bang papasok. Naupo na lang kami sa mga pwesto namin at hinintay na magsimula ang palabas. Kumain na muna kami ng binili naming popcorn habang pinapanood ang mga commercial. Naging tahimik kaming 2 habang nasa loob ng sinihan. Walang nagsasalita at nag-focus lang kami sa papanoorin naming palabas.
Ilang minuto pa ang lumipas at nagsimula na nga ito. Romcom daw itong papanoorin namin kaya tiyak ako na magugustuhan ko ito. Napuno ng tawa na naming dalawa ang buong sinihan habang nanonood kami. Nagpaluan at nagkilitian pa kami dahil tuwang-tuwa kami sa pinapanood namin. Nasa kalagitnaan na kami ng palabas nang biglang mag-iba ang pinapanood namin. Napakunot ang noo ko nang makita ang mga sarili namin sa malaking screen. Napatayo kami dahil sa sobrang gulat. Paalis na sana kami nang biglang hindi na kami makagalaw. Nagkatinginan kami ng girlfriend ko at nakita kong namuo ang luha sa mga mata niya. Nang mapatingin kami sa malaking screen, gumagalaw doon ang mga sarili namin. Hindi ko alam kung paano dahil nakatayo lang naman kami. Pinanood namin ang mga sarili namin at hindi namin maiwasang matakot. Hindi ko alam kung anong mga susunod na mangyayari pero sigurado akong hindi ito maganda. Napaluhan na lang ako nang makita ko ang mga susunod na eksena. Inuntog ko ang ulo ni Maika sa upuan ng paulit-ulit. Pagkatapos ay binalibag ang katawan niya pa ibaba. Nang makita ko yun, agad akong nataranta. At ilang sandali lang matapos yun, ay ginaya ko kung ano ang napanood namin. Iyak ako ng iyak habang paulit-ulit na hinahampas ang ulo ng girlfriend ko sa upuan. Matapos yun ay binalibag ko ang katawan niya pababa. At pagkatapos nun, muling gumalaw ang sarili ko sa mistulang palabas. Ngumiti muna ito bago dahan-dahang tumalon pababa ng unang palapag ng sinihan. Nanginig ang buong katawan ko nang makita ang sarili ko na duguan. Nakatutok pa sa mukha ko ang kamera na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Napapikit na lang ako nang sandaling maramdaman ko na kusang gumalaw ang katawan ko. Alam niyo na ang katapusan ng palabas na ito, kaya hindi ko na idedetalye pa ang mga susunod na mangyayari.